Ang ganda ng makeup natin ngayon. Siyempre. Ever good. Mr. Diozel Lucy. Yes, of course. Hindi tayo invited to New Year. Hindi ba? Please no. Joke lang. Ano? 2-2 o 3-1? Mamaya. Basta galingan na lang nila, di ba? Sino sila? Yung 3-1. Kanina may sinabi ka sa akin eh. Oh, secret ano? Yun. Secret. De, pero ang totoo niyan, 3-2 na. 3-2 na. Yung ano, yung Ronda Pilipinas. Oo. Dahil nakakatatlo na yung foreign riders, nakakadalawa na yung ano, mga Palamon. Local riders natin. Oh, exciting din, di ba? Oo, syempre. At mas exciting po ang ating PTV Sports sa ngayon dahil mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-5 ng Pebrero taong 2014. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. Ang tagal nun. Yeah. Kaya ano, samahan nyo kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Sa ngalan po ni Snow Badwa, ako si Dennis Principe. Ako naman. Sa amin kayo ang nasusunod sa mga... Nilalam namin na kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. And Meg, let's walk in. Ito yes. po ang... Inyong paboritong PTV Sports. Sa puso ng mga nagbabagang sports balita. Philippine Navy skipper Santi Barnechea, bagong overall leader sa Ronda Pilipinas International 2014. Promotional tour ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Sumigad na sa Beverly Hills, California. Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donny Ahas Nietes sumasalang sa dibdibang training sa Estados Unidos para sa inaasahang rematch kontra Mexican rival Moises Fuentes. Chicago Bulls All-Star Joakim Noah kinastigo ng NBA Commissioner's Office. At top-ranked tennister Rafael Nadal maayos na nagre-recover mula sa back injury. Yan ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Sa multi-stage cycling, may bagong overall leader na ang Ronda Pilipinas International 2014. Siya ay si Philippine Navy Team Captain Santi Barnechea na tumilang sa 7-man second group sa Lucena City Stage 5 kanina. Ang 151-kilometer race ay pinagareya naman ni Taiwanese rider Fong Chun Kai na namayani rin sa Stage 3 noong isang araw. Pantuloy na nakatutok sa mga aksyon ng Ronda Pilipinas ang aming kasamang si Snow Badwa at narito ang kanyang live report via phone batch mula sa Lucena City. Paring Snow? Maraming salamat sa iyo, Dennis. Tama ang iyong tinuran. Si Santi Barnechea na po ang ikatlo at bago, pinakabago pong magsusuot ng red jersey dito po sa 2014 Ronda Pilipinas. Nung po ay matapos na talagang sinaga ng Uminggan Pangasinan 5 ang karera at pagsama doon po sa breakaway group since the 20-kilometer mark doon po sa may Agingan. At ang nangyari po doon, labing limang mga siklista ang nasa breakaway group kasama nga po doon si Barnechea at kanila pong binaybay doon pong sumunod na ruta patungo po sa Lucena. Nagkaroon po ng konting threat dito po sa pag-agaw na ito ni Santi Barnechea sa red jersey ni Chris Oven matapos nga po na mag-pulaw yung mag-isa. Ayan, ay, nakikita ninyo na yan na si John Margalego doon po sa may tatlong sa sinasabi nilang bituhan ng manok, no? Dahil ito kong si Galedo ay talagang pumaspas at sumigad ng todo doon sa huling KOM namin. Subalit, doon sa final, 30 kilometers na hindi mapanungupuin para kay Galedo Dalilan upang maabutan po siya ng chase group na pinamunuan itong si Santi Barnechea. Ang istorya ko, kung paano nakuha ni Santi Barnechea ang red jersey mula kay Chris Oven na nagsuot po nung simbolo na yan ng overall individual leadership ng tatlong araw, ay dahil ito po si Oven na ipit doon po sa peloton at hindi po siya hinayaan doon ng ilang mga miyembro yung mga strugglers na kumawala. At dahilan, ito po si Ruben, tumapos po 11 minutes behind. No? Dito po kinagalito at dun po sa eventual lap winner na si Feng Chun Kai. Si Feng Chun Kai, mga kaibigan, tinapos po niya ang ating 151-kilometer stage sa pinakamabilis na oras na 3 hours, 49 minutes, and 11 seconds. Sumunod po sa kanya ang rider ng Road Bike Philippines na si Daniel Catten. Pangatlo si Ronald Puranza
yung mga stage winners, no? And then George Ogunner, panglima ho si John Marteledo, si Mark Julius Gudez, pang-anim, habang pang-pito si Ian, Joshua Carino, pang-walo, Santi Barnachea, tumapos yung pang-siyam kanina, and Warren Davaglia. Si Barnachea po, baka magtataka, eh pang-siyam lang siya, magkalawa yung red jersey. Yung pong red jersey, nakuha po niya yung overall leadership, dahil siya po, after the first five stages, siya po may pinakamabilis na aggregate clocking. So ito po, bukas, no, ito na po si Santi Barnachea, ang siya pong magsusuot ng red jersey. Samantala ito naman po sa ating team classification, yung bakbakan po ng mga kupunan. Nangunguna po, as of the moment, naagaw na naman po ng 7-11 Continental Team ang liderato. Samantala, nasa likuro na huli lang ngayon, nakabuntot ang Philippine Navy Standard ni Santi Barnachea, habang ang Cycle Line Butuan Mindanao na number 1 kanina po at the start of the race ay sumantot sa number 3, 7 minutes and 31 seconds behind. Yung sa mga nagtatanong, asa na si Chris Chauvin? Si Chris Chauvin po sa individual category ay lumailay sa number 16 na lamang at siya po ay 9 minutes na nasa likuran na ngayon itong si Barnachea. Barnachea started the race 3 minutes and 41 seconds behind Chauvin. So bukas sa Dennis, pahinga, rest day po muna yung ating pong mga riders matapos po yun sa Biyernes, dahil po ibabagkas naman mula po dito sa Lucena City, papalik yan po sa Antipolo. Mapanubok na naman yan, Dennis, at malamang magkaroon na naman ng pagpabalasa dito sa ating team at individual classifications. Dennis? Yes, SR2, Snow Badwa, isang tanong lamang. Ano ba ang sitwasyon ng mga foreign riders? Because based on the overall team stand or overall individual standings, isa lamang yung foreign rider na nasa top 10, nasa number 10 pa. Pero after 5 stages, tatlo ay nakuha ng mga foreign riders at dalawa ay sa ating mga kababayan. So anong basa mo rito sa sitwasyon na to, Snow? Hindi ko kasi mga foreign riders natin, mga pasensyoso lamang yan eh. Huwag lang silang lumayo ng around 8 minutes kasi sa leader, ano sila na kaya pa nilang i-overhaul yung kalabangan. Ano? Say for the case of Peter Poli, he was number 3 yesterday, sumadjad na to 6 minutes and 14 o pang labing dalawa, pero no, hindi siya natulad doon kay Christopher na nung pinipit ng peloton eh hindi na nakataka. Si Peter Poli nagawa pang bumigla. And also, yung iba pa mga katulad nito si Feng Chunhai, alam mo Dennis, pakikiramdam lang yan eh. Masyado pa mahaba yung karera. We are just on our fifth stage, hanggang stage 14 yung karera. So asahan yung talagang potensyal at kakayanin itong mga foreign riders natin na to, posible yung champion. Stage 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yung mga critical na. Siguro yung last quarter ng ating karera, yun na talaga magpaparamdam itong mga to. Pero kung mapapansin mo, Dennis ha, kahit na hindi sila nababanggit doon sa ating classification, eh makikita mo, ito, katulad nito, Iggy Azuara, 4 minutes and 49 seconds lang siya, pelikura ni Santi Barnachea. O si Peter Poli, 6 minutes and 14 lang ito, Dennis. Tapos, ang iba pang mga foreign riders, katulad ni Frank Chintay, ito, medyo malayo na rin siya, 21 minutes, pero kaya-kaya pang i-overall to, Dennis, na dahil yung mga bulubunduhin, doon talaga nagkakaroon ng kalasan, doon talaga nagkakapagatan ng oras. Okay, isang question na lamang, paring Snow. Nabanggit mo nga na itong first few stages natin medyo bulubundukin, and probably yun ang dahilan kung bakit nangangapa itong mga foreign riders. Yung upcoming na mga stages, ganun din ba ang sitwasyon? Marami rin bang bulubundukin o mas maraming may patag na mga dadaanan na Snow? Well, it's based on our routes, halos lahat may mga bundok eh. Itong susunod na stage natin, sa Gerdes, yung Antipolo, bundok na naman yan. Kung matatandaan mo, ng 2012 Ronda Pilipinas, na nakuha ito si John Margaledo, yung kanyang kampiyonato. No, dahil talagang nalilig, kumalas ng gusto, itong si John Margaledo, gaya ng ginawa niya kanina, ang naging problema lamang kasi kanina kay John Mar, eh mayroon pa siyang 30 kilometers na patan, tapos mag-isa lang siya. Tapos, after that, yung iba pa mga routes natin, yung Baguio, yun yung magiging centerpiece talaga nung ating Ronda Pilipinas, dahil tatlong stages ang nakatakda doon, dalawang beses pang papanigin yan, isa mula sa Daguban, at isa mula sa San Fernando Leon. So, ano ba ito? Dennis, hindi pa safe kung sino yung mga nasa doon sa posisyon, particularly yung mga nasa top 10. Okay, so maraming salamat. Dennis, ako naman ang pwede magtanong, dati lang picture na nila din, Okay, maraming salamat, SR2 Snow Badwa ng Sports Radio.
Ha? Alright. Pwede naman yung bigong picture, ha? Ito naman yung picture. Okay, mamaya. So, usap tayo. Hindi ko na medyo choppy ka na yung dating mo ngayon. Yan po si Snow Badua, ang SR2. Ang comprehensive coverage naman ng Sports Radio 918. Sa boxing, sinimula na ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley ang promotional tour para sa kanilang rematch na idarao sa MGM Las Vegas, Nevada sa April 13. Sa harap ng mga media man sa Beverly Hills, California kanina, muling iginiit ni Pacquiao ang kanyang paniniwalang siya ang nagwagi ng unang kwentro. Lalo pat kinontrol umano niya ang laban sa halos lahat ng mga rounds. Sa katunayan, buhat ng maramdaman umano ni Bradley ang lakas ng kanyang mga suntok sa third round, ay wala nang ginawa ang American rival kundi tumakbo. Gayunpaman, inamin ni Pacman na hindi niya masyadong sineryoso si Bradley sa unang laban, pero tiniyak niya na sa ikalawang pagtatagpo ay mapapasa kamay niyang muli ang WBO 147-pound belt na inagaw sa kanya ng American opponent. Sa panig naman ni Bradley, hindi siya natatakot sa karakas si Pacquiao, lalo pat wala na anya ang dating killer instinct ng Pinoy rival. Naniniwala rin si Bradley na mas magaling siya ngayong kumpara nung una silang nagharap ni Pacquiao, kaya't wala anyang duda na tatalunin niya muli ang kalaban. Sa kanilang unang engkwentro noong June 2012, umani ng split decision win si Bradley kontra Pacquiao, bagay na hindi naman sinang ayuna ng mga boxing observers na nakapanood ng laban. Sa boxing pa rin, bagamat wala pang itinakdang petsa at venue, sinimulan na ni Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donny Ahas Nietes ang pagpapawis para sa inaasang rematch kontra Mexican rival Moises Fuentes. Sa katunayan, dumayo pa sa Estados Unidos ang 31-anyo sa Bacolod City Pride para sumalang sa dibdibang training camp sa ilalim ng patnubay ni Alan Gym Head Coach Edito Villamor. Sa House of Boxing Gym sa San Diego, California, nag-iensayo si Nietes at dito ay inaasa makakatapat siya o makakatapat niya sa sparring ang ilang top American punchers. Bukod pa rito, plano rin ng Team Nietes na maganap na makakasparring sa Los Angeles, California o di kaya ay sa Tijuana, Mexico. Sa unang engkwentro nila ni Fuentes noong isang taon, napanatili ni Nietes ang WBO 108-pound belt matapos na mauwi sa majority draw ang kanilang 12-round title clash. Pero sa nalalapit na rematch, determinado si Nietes na umani ng impresibong panalo, kaya naman toko siya ngayon sa ensayo. Galing sa third-round technical knockout win kontra Sammy Gutierrez noong Nobyembre, si Nietes ay may professional record ng 32 wins, 18 by knockouts, 1 loss at 4 draws, habang si Fuentes naman ay may pinagmamalaking 19 victories, 10 via stoppages, isang talo at isang tabla. Iba tayo sa basketball. Kumanding 3-1 series lead ang pupuntiryahin ng Sunbig Coffee Mixers sa pagpapatuloy ng aksyon sa semifinal ng PBA Philippine Cup ngayong gabi. Sariwa mula sa pag-ani ng 97-89 victory sa Game 3 noong linggo. Muling makakasagupa ng Sunbig Coffee sa Game 4 ang sister team na Barangay Ginebra San Miguel na naghahangad naman na maitabla sa tigdadalawang panalo ang kanilang serye. Narito ang report ng aking kasamang si Dennis Principe. Hinamon ni Ginebra starter Eli Tenorio ang kanyang mga fellow guards na lampasan ng energy at aggressiveness ng kanilang counterparts sa Sunbig Coffee sa Game 4 face-off ng kanilang best of 7 semifinal series ngayong gabi sa Araneta Coliseum. Aminado si Tenorio na ang mga guards ang nagbida sa 97-89 Game 3 victory ng Mixers noong linggo sa MOA Arena. Ayon kay Tenorio, ang guard position na nakitang strength ni Sunbig coach Tim Cone, kaya naman babad sa American coach sina Mark Barroca at Justin Melton sa Game 3 conquest nito na nagbigay sa Mixers ng 2-1 series lead. Yun yung nakita niyang advantage nila. Kasi we're playing like almost 3 bigs din kami. Kasi si Barakael nga, nawala si Barakael, Chris Ellis. So gusto niya mag-adjust kami sa kanila. Which is that advantage nila yun. Siguro dapat ang isipin namin is sila yung mag-adjust sa amin. Hindi kami yung mag-adjust sa kanila. Sinigundahan naman ni Ginebra coach at Augustin ang pananaw ni Tenorio, lalo na't hindi nagawang makatakbo ng Gin Kings sa Game 3.
sa kabuuan ng laro. Tatlong fast break attempts lamang ang Ginebra na nagdulot lamang ng 2 points sa nasabing departamento. Yes, oo. Kasi imagine the whole game, score only 2 points. 3 attempts lang, 2 points against 19. Diba? So doon lang, alam mo na, talo na. So doon kami nagano. Yung nakuha namin rebounding, okay na. Tapos yung yun nga, yung pass break points namin, wala. Yung transition namin. Naging maganda man ang kanilang Game 3 performance, pinag-iingat pa din ni Cone ng kanyang mga players na huwag magkumpiyansa sa laro mamayang alas 8 ng gabi sa Big Dome. You know, it's going to be a tough series. Again, still, I mean, I'll be honest, we still don't feel comfortable being up 2-1. You know, I feel that our team has to play at their really A-plus game to beat this team. And I feel like, you know, they can play B plus, A minus, and probably beat us. But we have to be right at the very, very top of our game. Alertness wise, you know, awareness wise, energy wise, all those wises, we have to be to be able to beat this team. So. Samantala, bagamat nagtamo ng broken nose, maglalaro pa rin si Raynor Chanelazo Painters big man Jervy Cruz sa Game 5 ng semifinal series kontra Petron Blaze Boosters. Sa ang 6'5 slotman ay nabalian ng ilong matapos na hampasin siya sa mukha ni Petron point guard Alex Cabagnot sa uling bahagi ng Game 4 noong Lunes ng gabi. At ang inireklamo ng Rain or Shine side ay naka-closed fist ni umuno si Cabagnot nang ma-foul si Cruz. Ayon kay Cruz, sinabihan umuno siya ng doktor na kinakailangan niyang sumalang sa surgery pero plano niya na tulungan muna ang Rain or Shine sa kampanya sa nalalabing bahagi ng PBA Philippine Cup. At para makapaglaro sa Game 5, kinakailangan magsuot si Cruz ng protective mask upang hindi madisgrasya ang kanyang injury. Sa football, tinanggap na ng Philippine Football Federation o PFF ang imbitasyon ng Azerbaijan para sa isang friendly match. Itinakda sa Marso 5 sa Dubai, UAE. Inaasikaso na ng magkabilang kampo ang mga necessary permits para sa kanilang match-up. Ito ang unang pagkakataon na makakatapat ng Philippine 11, ang isang European squad buhat ng yumukod sila sa Estonia noong 1997. Sa ngayon, ang Pilipinas ay nasa 127th spot sa FIFA World Rankings, habang nasa pang-94 ang Azerbaijan. Sa golf record-setting, fourth title ang aasintahin ni Angelo Ke sa Country Club Invitational sa magsisimula bukas sa Laguna. Kabilang sa mga makakatapat ni Ke sa 72-hole tournament ay ang mga kapwa local par busters tulad din ng former Asian Tour No. 1 Frankie Mignosa, Tony Lascuña, Miguel Tabuena, Elmer Salvador at iba pa. Currently ranked 258, nangako si Ke na gagawin ang lahat para makakupo ng ika-apat na titulo sa Asian Tour upang may sakatuparan ng kanyang asam na makapasok sa top 100 sa world rankings. 5 million pesos ang total pot money na nakataya sa TCC Invitationals. Sa iba pang balita, kasado na ang lahat para sa pagdaraos ng first ever Eco Marathon sa bansa ngayong weekend. Inaasahang lalahukan ng 150 koponan mula sa 17 mga bansa sa Asia, kabilang na rito ang Pilipinas. Ang 3-day event ay isasagawa sa Rojas Boulevard simula Biyernes hanggang sa Linggo. May report si Ms. Keisha Halili. Maituro ang importansya ng pagkakaroon ng energy efficient na mga sasakyan. Ito ang pangunahing layunin ng Shell Eco Marathon na idaraos sa bansa sa kauna-unahang pagkakataon. Ayon kay Technical Communications Representative Damian Hallis, ang mga young engineers na kalahok ang magpapasa sa susunod na henerasyon ng mga disenyo ng mga sasakyang makakatipid sa enerhiya. Well, the goal of this race is to be able to propose future technologies that will be used for everybody's vehicle for tomorrow. It's a very good laboratory for everybody. Sa panig naman ni Event Marketing Director Tony Menard, naniniwala siya na nakasalalay sa tamang gulong ang paggawa ng matagumpay na sasakyan. Working with students, working with universities,
is helping us to spread the message of the importance of the tires. And I think the students today will be the parents tomorrow, will be company owners, or will be people taking care of the others. And if we convince them of the importance of the tires, they will help us to spread this message of the importance of the tires. 150 koponan mula sa 17 mga bansa sa Asia ang nakatakdang magpartisipa sa Eco Marathon na isasagawa sa Rojas Boulevard ngayong weekend. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Ayun. Yo! Ang daming news. Oo nga, punong-puno. At saka, yung talaga ma-action, like yung Ronda Pilipinas, yung PBA mamaya, ako. Lalo na, I'm sure madaming magsusubaybay dyan sa Dami humingi ng ticket sa, parang ako may-ari ng ticketing. Para ang dali humingi. Dahil pala nagpapamigay tayo. Oh, at may special request pa. Pwede bang tatlo sa baba? Yun. Just to die. Bumababa ako eh. Okay. Wala special na. Special pass dapat. Oo, hirap ng ticket ngayon. Sana na lang. Next conference siguro. Ayan. At siguro mamaya, subukan natin baka si Stobado. Baka meron pang karagdagang balita makasama natin sa ating iSports segment. Kasama rin siyempre si Tabel de Leon. At marami pang mga pag-uusapan tayo. And this is again our way of talking with you. Via our chat, our text, our email, Twitter, Facebook. Name it, kwentuhan po tayo sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Shobe Cabochan of Amigas Pilipinas National Team. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this coming Thursday. At magbabalik ang pinakamalawak sa sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. And welcome, Tadel. Yes, thank you. Hi, Tadel. Color coordinated sa cellphone tsaka sa... I know. Pink na pink, shocking. Hello there. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hi, Tadel. Hello. Hello ulit. Sige, ang gagawin natin. Isama natin sila sa ating kwentuhan. Oh, para sila makakasali sa atin. Lutas. Okay, ilike na ang facebook.com/ptv4sports. So, huwag kayong magkakamali, ptv4sports. Or twitter.com/ptv4sports. Or email us at ptvsports@mail.ptv.ph. You can also text us by following this format. Type in SR space your name, space your message, and send it to 231 Globe and Touch Mobile, 350 for smart and talk and text and Sun users. Yes. At dahil dyan, let's start na kaya. Alright, from Facebook. Melvin Humarang. Mm-hmm. Sige, Humarang. Sir Dennis, may trade kaya sa Petron pagkatapos ng conference na to? At sana hindi nila i-trade si Cabagnot, Lots, Lassiter, Santos, Fajardo, bench player na lang. Especially yung backup kay Fajardo na i-improve nila. Backup kay... Mukha namang malabo rin i-trade yung mga yan eh. Kasi they're... The core of the of team. Keton. Pero who knows, biglang may mag-offer na maganda-ganda, 'di ba? Pero yun nga siguro, apparently right now, ang sabi nga ni Coach Yeng, ang focal point ng opensa ng Petron ay kay Junmar. And yung last game nila, I think career best ata yung performance ni ni Junmar. Yeah, napagod. Sabi niya, towards the fourth quarter, talagang na-exhaust na siya. Nakaus mo agad talaga. Close talaga, na, close. Talagang minadali ni Meg to tell us na. Nakausap ko, Sabi niya. First hand information. Kailan sinabi sa'yo? Sabi sa'yo, Wala naman. Dali. Naisip ko lang. Na napagod siya. Paano niya sinabi? Ha? Pagod. Pagod ako. Junmar, si Meg. Basa, yes. Dali. From our text. Hindi, sige, alam ko yung alam Meg. Yan. June Meg. June Meg. Hindi. Hashtag June Meg. Oh, okay. Street Couture. Hi, Street Couture. Street Couture is here. And speaking of mga sinusuot natin, si Mr. Ronald Dulatre ng NLEX Road Warriors. Thank you, sir. Ganda, ganda ng ano. Okay. Ganda ng t-shirt. Oh. Parang payat ko rito. Sige, happy birthday. Sige, okay. From Luis ng San Luis, Batangas, sana gamitin ni Coach Ato si Forrester para depensahan si Baroka.
What do you think? Siguro ano yan? Parang naisip. Sino yung nag-text? Si Luis ng San Luis. Siguro naisip ni Luis. Bakit si ano, Justin Melton, no, gamit na gamit. Kahit na rookie, parang rookie. Eh, ano ba, second round natin si Justin. Tapos si Forrester, number 4 pick. Ano ko lang, basa ko lang, partner, ha, kung bakit mas nakikita na mas nagagamit si... Because before the series, nagagamit eh. Kumbaga, while playing actual games, nagagamit niya yung ano, yung sistema ng ano ng San Miguel. Whereas si ano Forrester, almost the entire conference wala eh, hindi nagagamit. So who knows, baka mag-gamble, di ba? Si coach ato at gamitin niya si Melton, si Forrester pang at least man lang kay Baroka or kay Melton pang depensa, di ba? Yan. Salamat, from Louise. Marvick, hello po. PTV Sports. May magbabago po ba sa lineup ng SMC Mixers? Pabati po yung nanay ko dito sa Bulihan Silang Cavite. Thanks po. Hello. Yes. Ano? Magbabago ba daw? Ako, sigurado. Next conference, merong malaking pagbabago sa San Miguel. Oh, kasi next conference, may import na sila. Natutulong. At aagapay. Kumusta naman si James Mays in terms of Hindi pa ako nakakapunta lately sa practice kasi naka-anchor ako sa Ronda eh. Pero, honestly, wala pa ako naririnig. Pero, sige nga, makibalita nga tayo kung ano ba si James Mays. Si Mays. Alamin natin na. What is he made of? The stuff is made of. Yun. Alright. Okay. Sige, from Resty naman, gandang hapon. Update po sa team ng FIBA World Cup at pag-greet kami dito sa Pampanga. I think nag-draw na sila. Tapos yes. Croatia. Tama? Team B tayo. Mga kagrupo natin, Croatia, Puerto Rico, Greece, Argentina. Senegal, Argentina. Halos lahat may NBA players. Except, I think yung Croatia parang wala ata. Pero halos lahat may. Yung Puerto Rico lang, 5 NBA players na nandun. Oh no. Pero mabigat din talagang Argentina kasi ilang beses na sila nanalo. World number 3. Yes. Ang Argentina. Sige, kung corn beef yan, kaya natin. Sponsor ito. Okay, from Rolando Gaguhas. Gandang hapon. Ask ko lang po kung may injury ba si JR Reyes kasi di naglaro sa last game niya at makakalaro na ba si Fireball ngayon? Pakigreet naman kami dito sa Joel, Jojo, June Kenneth. Lagi kami nanonood na yung show. Meron bang injury si JR Reyes? Si JR Reyes, wala po. Pero nandun siya, di ba, during the siya. Game? Actually, after the game, nakausap namin si Ato Agustin, si Coach Ato Agustin. Inamin niya na ano, hindi niya nagamit kasi maganda yung nilalaro ni ano ni Billy Mamaril. So sabi ni Coach, yun nga, dahil yung rotation la, okay naman, hindi na ginagamit. Pero he admitted nga na yun nga, hindi na nagamit. Tapos, last, kailan ba yung Monday, nag-text sa atin si Boss Robert noon na si Josh Urbistondo scheduled to arrive today. Although hindi siya maglalaro. Oo naman. Yung last text, ha, sabi niya, baka weekend. Now, yung baka weekend, yung Saturday, edi baka weekend or baka ngayon. Di ba? Who knows? Kasi nandito na eh. Kung i-import nga pagdating dito. Saba ka na. Naglalaro agad. Hindi kaya may jet lag pa yan, pagod pa yan. Hindi. Galing naman siya rito. Punta ron, sabalik dito. Unlike yung mga American imports, diba? Straight from the US for the red. May iba yung time zone, so hirap talaga. So, kung nakarating ngayon, kasi alam ko, wala naman siya sa injured list, so pwede siyang maglaro. So, yun. Kung nakarating, tanong nga natin kung nakarating yan siguro. Sige. Alright. Alamin, mula kay Jolak ng Camarin, gandang hapon sa inyo dyan, mga ma'am at sir. Tanong ko lang kung sino ang import ng Alaska at may trade bang niluluto ngayon sa PBA? Yeah, diba? Rob Dozier, yung import last... Noong nag-champion sila, noong last season. Oo, which is magaling naman talaga. Oo, magaling. Champion nga sila. And at the same time, alam din niya yung sistema ng team, kaya mas mabilis na lang sila. Parang may bonding na sila. The same lineup, yung ang dadatnan ni Rob Dozier, except si... I think wala pa nun si Aldrich Ramos nung dumating siya. Pero... basically, though, the same lineup na inabutan ni Rob Dozier. Yan ang kanyang makakasama. Next conference. Yan. Okay.
Okay. Okay, next. Sige, lipa tayo sa boxing. Ask ko lang po kung merong makakalaban si Donito Donaire. May posibilidad po bang makalaban niya sina Orlando Salido, Lido, Daniel Ponce de Leon, at Juan Maria Lopez. Meron Juan na, di ba? Si Juan Malopez pwede, kaya lang ano yan eh. Hindi, top rank kasi yan. Mm. Pero parang mayroong pinoporma kay Juan Malopez eh. Si sino isa? Si Orlando Salido. Salido pwede dahil top rank din yan. Mm-hmm. Featherweight. Yung isa, Daniel Ponce de Leon, ang alam ko nasa Golden Boy yan. Mm-hmm. Si Ponce de Leon. And yung napabalita before na baka makalaban yung WBA champion from South Africa, si Simpi Betieka, kahapon ka-email ko yung manager ni ano, Betieka, yung champion. Uh-huh. Sabi niya, hindi raw. Hindi. Bakit? Why not? Hindi sinabi, kaya nag-follow up ako eh. So far, hindi pa sumasagot. Pero sabi niya, ang tanong nga niya eh, where did you hear that? Oh, rumor. Tapos, it is not happening. Sabi niya yung gano'n. South African yun, so malamang. It is not happening. From Gon Lauzon, Sir Dennis, may TV coverage ba ang FIBA Spain 2014 dito sa Pilipinas? Ganda ng show nyo. God bless from Lipa. Oh naman, meron, meron, meron. Gon Lauzon. We have. Ano ba? Yung FIBA, ano kasi last time, ang may hawak yung Solar. Di ba BTV? Solar. O, BTV, Solar Sports. BTV. Pero, okay. Hindi ko alam po paano naging agreement na ipalabas sa TV5. Uh-uh. But most likely, baka ganun. Baka magkaroon naman ng deal yan, no? Na TV5 lalabas. For free TV. Oh, yun. Uh-uh. Okay. Yun. Jamuel Camino, sana ko yung Ginebra si Ita Joan para sa next conference. Salamat. Ba, nag-i-import hunting na si, ano? Paano nun? Si Jamuel Camino, pwede kang, okay. Ano? Import agent. Ha? Wala pang balita sa import eh. Oo, dahil nasa ano pa, nasa semis pa 'yung ano. Yung Ginebra. Mm-hmm. Okay. Okay, from JP, sino po ang import ng CNT? Richard Howell. Kahapon na text sa atin ni Richard D. Tukayo niya 'yung imports, Richard Howell. Yeah. Okay. Next. Okay, next. Ryan. Sa text wala. Galing sa text yun. Ah, sa text ba yun? Yes. Oh, sige, sige. Oo. Ayan, sa mga nasa Twitter, i-follow lang ang PTV4 Sports. Ayan. Oo, kasi, I think meron dito. Sige, tingnan natin ha. Ayan, puro retweet. Okay, alright. Sige. Don't forget. Ayan, punta tayo sa Facebook again. Ryan Isip, balita po kay Maleksi. Pabati naman dito sa Las Piñas. Mm-hmm. Maleksi, ayun, ano pa rin, nakapamparty. Kada laro, hindi naka-ano siya, naka-CVs. Sabi niya, third conference. Lalaro na siya. Kaya na niya. Good afternoon, Boss Robert. Dumating na raw. Kanina umaga, si Josh Urbistondo. Si Fireball. So, nandito na. Sumakalaro kaya siya? That is the question. To play or not to play? Feeling ko maglalaro. Feeling ko lang. Walang sinasabi si Boss Robert. Ha, pero... Surprise! Intahin na lang daw nila. Okay. Okay, update naman sa Bolts. Miracle Bolts from Aldebar Patrick. Sa Bolts, ayun, ang team na Meralco, ang team na walang poste. Hanggang ngayon. Maliliit eh. Ano ba latest? Last time, kausap ka-text ko si Coach Ryan Gregorio, wala pa rin import, naghahanap pa. Mm-hmm. May trades kaya with Bolts? Knowing wala na wala nga silang mga... Ay. Big man. Wala po, wala pang balita. Oo. Mm-mm. Wala pa, wala pa. Yung sige. Meralco. Oo. Next! Okay. Forecast naman ang tinatanong ni Arnel. Sige. Anong team kaya ang kayang talunin ng Gilas with their group? Yung sa... Senegal, malalapad lang kasi. Baka pero kung medyo... skills-wise. Tingin ko mas magagaling tayo skill-wise. Mm-mm. May shooting tayo sa labas. Pero kung kaldagan sa loob... Medyo, pero hindi naman all the time, kahit na malakas sa ilalim eh, sure win eh, di ba? So probably Senegal, kung mag-click yung outside shooting natin, tsaka yung running game natin, siguro magandang laban yung Puerto Rico. Puerto Rico, no? Kung yung nilaro natin sa Korea, ganun, medyo kaya. Dagdag pa ng konti, magandang laban. Or yung first half natin against Iran. Oo, pwede. Pwede magandang laban. Between Greece and Argentina?
Yung Croatia. Sige. Pwede. Tingin ko pwede rin Croatia dahil hindi malala, matatanggad sila eh. Pero hindi naman mga malalapag. Mm-hmm. So, outside shooting. Kaya pa rin. Oo. Yung dalawa, shooting na lang. shooting na lang kay Manu. Pero Greece, ano rin eh. Parang malalapag din eh. Malalapag. At saka malalaki. Mm-hmm. At siguro isang panalo makakuha tayo. Pero hindi ba ang goal natin ay second round? Oo, second round. And to attain that, parang ang basa nila is two wins, mm-hmm. pwede tayong mag-advance. Okay. Pwede. Alright. From Lester Calora Lampawog. Mm. Ano po sa inyo sa suspension, Coach Yeng? Ha? Suspension. Actually, di ba parang sabi nga ni Coach Yeng, medyo sinadya niya yun? Para to boost pa yung ano desire of his team na manalo? pero hindi naman dapat ganun eh. Oo nga. Pero sa tingin mo, was it a right call for Coach Yeng Yao to be suspended? Kasi ano eh, parang yung record na pag-uusapan eh. No? Mm. Medyo marami na rin naging ganyan situation si Coach Yeng. So, probably, naisip na rin ni Coach, ni Commissioner, na it's high time na maisahan. Mabigyan na isa si Coach Yeng. Mm-hmm. Although... Hindi kayo siya, di ba pangalaw na sunod na sunod sa game? Hindi, dami na eh. siguro, ewan ko kung yun eh, nag-wait. Kung may wait yung mga previous na infractions ni Coach Yeng. Ang ano lang is 100,000. 100,000 yung fine niya. Which is not fine. Oh, it's not fine. Oo, pero yung iba kasi, di ba, merong medyo nagkakasunto ka na, 5,000. Oo nga eh, yun na nagtataka ko, bakit ganun? Parang hindi yata masyadong fine. Well, probably, fine. For sure, for sure, nakakarating kay Commissioner yung ganyang mga inputs. So, yun nga, actually, ano yun eh, reaction din ng mga tao. Reaction ng mga... Why? Ba't ganon, di ba? Oo. Isa, dumugo. I think nag-react lang naman 10,000, si Coach 20,000, Yeng Yao din with the bad calls of the referees. Kasi alam mo, kung nandun ka sa venue, sinasabi din si Coach Yeng, ganon, kung sumigaw, ganon. Naku, pag narinig mo yung sigaw ng mga fans. Hindi lahat, ah. But merong mga mangilan-ilan lang naman. Kumbaga sa 1,000, may mga isa. Pero isa na yun, matatabunan niya yung 1,000 boses. Sa grabe ng sigaw, tsaka yung talagang minsan nga, ano pa eh, mga asawa ng mga... Players. Mga nga, player, coach. Sumisigaw. Oh, grabe. Pwede ba masuspend ang mga... Oo, hindi naman natin sinasabi na pwede yung ginawa ni Coach Yeng. You know, but I think medyo yung i-balance or... Kasi nagkakaroon ng comparison eh. Bakit yung ganito, sinabi lang, ganun. Uh-oh. Bakit yung foul ni Cabagnot, dumugo, foul lang. Uh-oh. Iba, uh-oh. Medyo nagkakaroon. Tinamaan. Wala lang, diba? Parang ganun. Minsan nga hindi. Ano? Sige, sabi mo. At dahil dyan. Hindi, ano, ipinag-aaralan ni Coach, ni Commissioner Chito Salud. Sige. Yeah. Kailangan daw natin ng hanging question? Hanging question. Sige, bitin mo na. Okay, sige. One question. Sunny ng Kainta, pag-aralan ni Jumping Japet ang pagposta sa loob para matulungan niya si Greg Slaughter para dalawang mabigyan ng play at mahirapan ang kalaban. Ano sa palagay mo? Mm-hmm. Ako, walang problema si Japet, walang problema si Greg Slaughter. Kasi, ginagawa nila yung dapat nilang gawin, double-double parati, madalas eh, no? So, I think yung wingman, particularly yung wingman na may problema sa ano sa Barangay Hinebra, at yung guard sila, consistency. Mm-hmm. Okay. Like JJ and si Eman, medyo ano pa eh, nakakaldag eh. But I think JJ, kaya mo step up. Tsaka si Chris Ellis. Mm-hmm. Oh, yung shot selection and improvement ng kanyang shooting, offense-wise. I think yun ang kulang kay Chris Ellis. At ano, yun na yun. Oh, pampabitin pa. Pampabitin. Yes. Sino po ang highest scorer sa PBA in a single game? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. So, Boss Robert noon, about Josh Urbistondo, marami nagtatanong eh, di ba? Tinanong ko na kung, sir, maglalaro ba si ano, Josh Urbistondo? Ang sagot niya, don't know yet if he'll suit up. So baka na coaching decision siguro. So yun. We'll Boss Robert, thank you.
Okay, sige. Balikan natin yung hanging question. Sino po highest score sa PBA in a single game? Sa Impo, Tony Harris, 105 points. Wow. Ang alam ko, sa local, si Alan Kadick, 79 eh. Wow. Ano yan? Siya lang din na naglaro? Ha? Siya lang din na naglaro? Bawat paasa, okay. Hindi, kalaban nila noon, Hinebra. Tanda ko yun eh. Si Coach Alan noon, gumawa siya ng record 17 three-pointers. Wow. In one, that game. Tapos, that night, manganganak yung misis niya. Okay. Hindi pa lumalabas. So, sabi nung doktor, tsaka nung asawa niya, sige, laro ka lang muna. Mati, alam si Coach, ano, Alan, very ano yan eh. Very concerned, ano yan eh, father, at husband. Napaka-ano niya, pagkaing sa family niya. Pero alam mo, exciting nga din, no, kung gawin nilang, ipagsama-sama nila ulit yung mga star players before. Oo. Ano? Pwede. And then form a team, tapos isang team, wala, isang ano lang. Against siguro, the star players of star players today. Yes. Ay, bugbog. Bugbog. Parang mythical five then and now. Siguro yung mga stars, yung mga classic games of before. Uli, parang yung Toyota Crispa ginawa yun eh. Mga Hinebra Shell. Hinabutan yun eh. Hindi. Hanggang Hinebra lang. Dyan. Hinebra Pure Foods. Pure Foods medyo. Siguro nung bata pa, medyo naririnig ko si Pure Foods. Naririnig. Naririnig. Sige. I mean, nagtatanong dito si Verhel kung sino ba daw pioneer ng Hinebra. Pioneer ng Hinebra. Kung masyadong naintindihan yung tanong. Kasi dati ang Hinebra, Gilby's Gin. Yan, tapos, hindi niya nabutan. Huwag niya naindiin. Hindi akong relate. Dati, Gilby's Gin yan. Sina Jaworski Arnais, nagsama niya, bigla naging Hinebra nung nawala yung Toyota. Kailan na yun eh, kailan Palangka. May-ari nun. Yun nga, nag-Hinebra. So, yung mga unang Hinebra talaga, Jaworski tsaka si Arnais. Mga kasama niya nun, si Ray Perez. Taray tayo dyan. Nasusubok. Sina Ed Ducut. Sino ba? Boss Pidel, sino naalala mo yung Hinebra nun? Mga panahon ni, matanda ka sa akin. Oh, ni Jaworski. Sino dyan? Direk. Oh, sino natatandaan nyo? Sina Steve Wan. Oh, si Bandana Kid. Hindi, Hinebra noon. Mga panahon ni Jaworski. Diba? Yun, si Ray Perez, yun. Basta yun, yung mga unang Hinebra. Jaworski Arnais. Yun. Ang unang Hinebra. Diba, no? Francis Arnais. Oh, yun. Alright. Sige, parang from... out of place. Oo nga, parang... Hindi naman, time travel. Yeah. Sige, game. From Jackson Batalia, may madadagdag bang team sa next season? Ano na, may? Madadagdag na team? Ako, feeling ko baka next season. Not this conference. Kasi kung meron na next season, this upcoming season, dapat niluluto ngayon. Na dapat ngayon, ano na, luto na. Or na-announce na. Correct. Kasi kung ikaw man na may-ari, ayaw mo naman surprise. Pasok ka na eh. Ayaw mo naman, surprise natin. Malapit na. Siyempre, kailangan mo... So, kayong pagkakot pa ng teams kasi na, ng mga players. Kasi yung mga teams, kaya talaga nagpupunta ng PBA. Hindi yan, parang gusto lang namin, gano'n, sali kami, PBA yan. Para ma-promote yung kanilang produkto. Brand, of course. So, yes. in as much as possible, mapag-usapan yung team mo. Diba? So, ito may well-coat a year, season before. Pinag-uusapan na yung pagpasok nila. Okay. Yeah. Gusto ko lang sagutin to. Waki Escolano, bakit po wala si Sir Snow? Kasi yung nasa Rwanda, Pilipinas siya. Rwanda, Pilipinas. Nami-miss siya si Snow, ha? Oo. Ayan, sige. From Prince Azir. Hello, PTV Sports. May import po ba ang Petron? Pwede kaya si Anthony Bennett? Na lang di naman naglalaro sa NBA. Sina? Anthony Bennett. Kung di naglalaro sa NBA, baka naman nasa D-League o kaya nasa Europe or some other country. Pero, pwede. Kanina parang, yung ba sinabi rin kanina nung isang texter natin? Hindi. Iba.
Wala okay. pa, wala pa. Nagtanong din tayo, wala pa rin napipiling import ang Ginebra. Mm-hmm. Hey, next. Update naman daw kay Monfort. Eman Monfort, wala naman, okay naman siya. Mm-hmm. Text okay naman natin. Siya. Sige. Then, na-sprain kasi yan last mm-hmm. time. Oo, at mm-hmm. Yun na, hindi na nakabalik ng game. Pero yung last na nabalik ko is okay naman. Okay naman siya. Oo. Sige. Ano natin ah? Sige, text ko. From John McIntyre. Yun. Ooh. Nice name. May plano ba isama sa lineups ng Gila si Greg Slaughter? Who knows? Parang gusto naman yan, di ba? At kailangan din nila ng big people. Kasi ang issue ngayon sa lineup natin is size. Mm-mm. Di ba? Dahil lahat sila ay... Oo, issue natin din malaki mga kalaban natin. Mm-hmm. Although, issue rin is yung since kulang tayo sa time para makapaghanda. Yes, so yung chemistry nila. Chemistry, yung familiarity sa isa't isa. So, pwedeng lumang line up na. Ano, isasacrifice mo ng konti yung chemistry para magamit si Slaughter, makuha. Yes. After all, si Jun Marfajardo is playing exceptionally well ngayong yes. conference. Diba, oh, Meg? Oo. Oh. Game high. Yun, career ma. High niyan. Parate, diba? Maging oh, Junmar, updated ka. Sige. Oh, okay. Game. Okay, next. Sige. Tinatanong ko yung kaya ano, Eman About kung may GFC PJ. Ano? PJ Simon. PJ Simon. Ano yung sagot about kung may GFC oo, PJ Simon? Oo, yung sinasabi mong model na inaanin blind niya. Blind eye. Oo, may blind eye siya. Yung autismoso eh. Oo. Showbiz, sports. Mukhang wala pang asawa, wala pang girlfriend dahil natutokso eh. Natutokso na? Hindi, yung sabihin, tinutokso na sige, uy, ikaw, uy, ganito. Ay. Sa showbiz na lang yan. Hindi, alam niya, sino nga yan nagtanong? Ako, text pa pala. Ay, ano ba yun? Ayan, sige, Dayan. Sige, si Dayan. Baka crush niya si PJ. Oo, baka gusto pagtanong niya. Pagtanong natin, ha? Mayroon. So, kasi, ano eh, ang dami number ngayon eh. Oh, okay, basa. Sige, from Mar Madolid. Ask ko lang kung kailan ng start ng Commissioner's Cup. Pakibati lang kami dito sa Barangay Kasuroy, San Julian, Eastern Samar. Alam niyo? Commissioner's Cup. March 7. March 7. One day before yung birthday ni Senator Robert Jaworski. Mm. May bonus pa, ha? Okay, trade sa Alaska. Na-mention na ba natin? Trade sa Alaska? Na? Wala pa. Nag-birthday si, ano ah, si... Calvin Abueva. Mm-hmm. Wala lang. Nag-birthday siya? Oh kahapon. Birthday niya. Happy birthday. Trade. As of the moment, wala. Wala pa. Not this conference. Not yet. Okay. From our text line, Mary Jean ng Olongapo po Sari, sino po ang pinaka highest paid na PBA pinaka player? Pinaka na highest pa. Oo nga, na naglalaro ngayon. Kasama po ba si James Yap sa top 5 highest paid players? Malamang, James Yap. MC47. Oo. Oh, pero kung one James Yap eh. Number one. Oo. Oh. Malamang. Oh. More than MC? I think James Yap. Hindi ko alam yung exact. Ah, actually, pareho na lang yan dahil... May cap na kasi sila. Oh, may cap. Ang highest, ang maximum 450. Is 450 ba? 25. 20. Mga ganun. 425 eh. 425. Mga ganun. Yun na yun, maximum. Pero yung mga perks... Plus. I think James Yap. James Yap. With lots of endorsements and stuff. Oh, may San Mig endorsement pa nga yan, di ba? Yung advertisement. Uh-oh. Okay, next! Saan tayo? Twitter? Next. Facebook. Sige, ha? Sige guys, send ang inyong one more question. Hindi, tama okay. na. Tama na ba? Isa na lang daw, isa na lang, sabi ni Rick. Okay, bakit daw di ginagamit si Forrester at kung may trade ba sa Gin Kings? Ayun. From Brian Malana. Parang siya yung question kanina. May binabate. Binabate, di ba? Siya ba yun? Si Jelly Steph Prince. Ayan. Di ba binasa? Okay na yun. Steph Prince, hi. At yun, anong sabi Forrester? Wala eh. Baka hindi, ano. Well, for a while, nagkaroon ng injury, tapos sa chance, sumakit, di ba? Sa pa kaya? At malalim eh. O, sige, sa paraw, request si Meg. Hindi sila mag-request to eh. Request si Emerson Meg para kay Nicole. Ang sabi niya? JJ Helter Boss Brand Dennis. Sa home court. Okay. Na? Ayan. Tapos Boss Dennis, pakibati po ang asawa ko na si JC and Kahas and just real and jolly.
Ayan. From Emerson Ancas. Ayan. Okay. So, may request si Emerson. Kay JJ, alamin natin. Kay Miss Nicole. Kay Miss Nicole. Samantala, yan na. Hanggang dito lang muna tayo. But before that, ang inyong mga pagbati. Yes, hi to Benji and Reggie Avanzado, TOP Restaurant, Sir Richard Bondad, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Sir Giselle Ducci ng Ever Belena, Sir Rudy Yu ng ating mga Hook Up Watches, St. Luke's Medical Center, Dean Grace Enterprise and Medical Supply, Dr. MJ Tarsing Zen Institute, of course, Derm Aesthetics, Frank and Marcel Graphics and Construction Corporation, and My Jewelry Box. Alright, thank you Derm Aesthetic and Mr. Amis Playground Jaan sa Timo. Get your amazing jackets now. And also hello to PTV Sales and Marketing and to our friends there in Dubai, to Raymond Salas. Belated happy birthday. Yan, and Joselle De Guzman ng Smart Sports, Mr. Epo Kimpo ng Ateneo, at si Mr. Ronald Dulatre ng NLEX. Magandang hapon sa aking wife Queenie. I love you Prince Zian, Prince Zoe, Ate Robilene. At sa lahat ng mga binabati ko usually, wala na po kami oras, kaya alam niyo na yun kung sino kayo. Inimita, oy nga pala, Sto Badwa, patuloy yung kanyang pagbibigay ng comprehensive coverage para po sa atin dito sa PTV Sports ng Ronda Pilipinas 2014. In the meantime, para po sa PTV Sports, ako po si Dennis Principe. Cristabel De Leon. Meg Siozoy. Stand by para po sa news at 6. Kasama sina Ralph Obina at Miss Cathy San Gabriel. Maya-maya lamang ang pinaka-bago, latest at komprehensibong balita sa hapon. Ngayon po alas 6 ng hapon, papunta ng gabi. Okay, muli. Yan po ang PTV Sports. Maraming salamat. Bye-bye. News at 6. Pasok! Yeah.